Welcome back mga kamonyo. Paalala lang, okay lang na maging matapang lalo na kung malakas ka. Basta gamitin mo lang sa tamang paraan. Simulan na natin ang palabas na pinamagatang High School Justice. Si Jenny ay nasuspinde sa pinapasukan niyang eskwelahan dahil binugbog niya ang mga estudyanteng bully. Ang tatay ni Jenny na si Brock ay isang black belter sa karate at may-ari ng isang judo club. Kaya naman mula pagkabata ay batak na batak sa pakikipaglaban si Jenny at ito ang dahilan kung bakit hindi siya natatalo sa bugbugan. Dahil nasuspindi si Jenny sa pinapasukan niya ay inilipat siya ni Brock sa ibang eskwelahan. Tinanggap naman siya sa paaralan pero sinabihan si Jenny na istrikto sa usaping bugbugan ng kanilang eskwelahan. Nung isang araw lang daw ay may nasuspindi na isang bully. Sumagot naman si Brock na hindi bully ang anak niya. Sa halip ay galit si Jenny sa mga taong nangaapi ng kapwa nila. Habang naglalakad pa uwi ay sinabi ni Brock sa anak niya na ang lahat ng paaralan ay mayroong bully. Kaya dapat niyang habaan ang pasensya niya at iwasan ang pakikipag-away. Pero lapitin yata ng away si Jenny dahil sa gilid ng paaralan ay nadaanan niya ang mga estudyante na ginugulpi ang classmate nila na si Alex. Binubuli nila si Alex dahil hindi sila pinakopya nito sa exam, mga batugan. Kinuhanan niya ng video ang pangyayari at nakita siya agad ng mga ito. Plano sana niya na ipakita sa principal's office ang video dahil sa payo ng tatay niya na huwag makipag-away. Pero sinubukan sampalin si Jenny ng isang babae kaya napilitan siya na gawin ang nakasanayan niya, ang manggulpi ng mga bully. Walang kahirap-hirap na binanatan ni Jenny ang grupo ng mga bully. Dahil sa tapang at galing ni Jenny sa pagbukaka ay humanga sa kanya si Alex. Sino ba naman ang hindi? Makalipas ang isang linggo ay pumasok na si Jenny sa paaralan at akalain mo nga naman kaklase niya ang mga tulongges na ginulpi niya. Hindi makatingin ang mga bully sa kanya dahil sa takot at kahiyahiyang sinapit nila sa kamay ni Jenny. Natuwa naman si Alex nang makita niya ulit si Jenny kaya sinubukan niya na makipag-usap pero hindi siya pinansin ni Jenny. Nang matapos ang eskwela ay nilapitan niya si Jenny para magpasalamat sa ginumang tulong ni Jenny sa kanya. Sumagot naman si Jenny at sinabi niya sa binata na huwag na ulit makipag-usap sa kanya. Sa karinderya nila Alex ay mayroong customer na nasobrahan sa toma. Hindi nagbayad ang mga tarantado at itinulak pa ang nanay niya ng maningil ito. Sinubukan ni Alex na tulungan ang nanay niya pero wala din siyang nagawa at umalis din ang customer nang hindi nagbabayad. 2 taon na ang nakalipas nang mamatay ang tatay ni Alex. Simula noon ay palaging nagkakaroon ng abusadong customer ang mag-ina dahil hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa eskwelahan naman ay hinarang si Jenny ng isang senior student na si Shannon. Alipores ni Shannon ang mga bully na ginulpi ni Jenny. Kinukuha ni Shannon ang cellphone para burahin ang video ng pangbubuli kay Alex. Pero tumanggi si Jenny na ibigay ang cellphone kaya sinubukan niyang sampalin si Jenny. Madaling nasalag ni Jenny ang kamay ni Shannon tapos ay isinubsog niya sa sahigang malditang si Shannon. Sinubukan lumaban ni Shannon pero napahiya lang siya sa harap ng mga estudyante. Nang sumunod na araw ay nilapitan ni Alex si Jenny para magpaturo kung paano makipagbakbakan. Nung una ay tumatanggi si Jenny pero nang sabihin ni Alex na gusto niyang protektahan at ipagtanggol ang nanay niya ay pumayag din siya. Sinamahan ni Jenny si Alex papunta sa tatay niya na si Brock. Inabutan pa ni Brock ng pera si Jenny dahil sa bagong estudyante na dinala niya. Ito naman ang kontrabida na si Ron. Siya ang presidente ng student council na akala ng principal ay napakabait. Pero si Ron ang tunay na pinuno ng mga bully sa kanilang eskwelahan. Ito naman si Harry na best friend ni Ron mula pagkabata. Dati ay nakikipag-away lang ang magkaibigan para ipagtanggol ang kanilang sarili. Pero nagbago si Ron at nakahiligan ito ang manakit ng kapwa kahit walang ginagawang masama sa kanya. Si Harry naman ay ayaw manakit ng tao lalo na kung walang dahilan. Dahil sa pagbabago ni Ron ay unti-unting nagkaroon ng lamat ang pagkakaibigan ng dalawa. Isang araw ay inutusan ni Shannon si Ron at Harry na parusahan si Jenny sa ginawa nito sa kanya. May love triangle ang tatlong ito. Ligaw ni Ron si Shannon pero ligaw ni Shannon si Harry. Sakit nun. Sinabi ni Ron kay Shannon na huwag mag-alala at paparusahan niya si Jenny agad-agad. Si Alex naman ay nagsimula na sa kanyang judo class pero hindi niya inaasahan na napakahirap ng training. Buti na lang at tinutulungan siya ni Jenny sa pagbukaka na talaga naman kiko panghilinan. Kinabukasan ay lantutay si Alex at halos hindi makalakad. Sinabi naman ni Jenny na masasanay ka rin. Pagdating nila sa classroom ay sinundo ng 2 lalaki si Jenny para papuntahin sa opisina ni Ron. Nalaman ni Jenny na si Shannon ang dahilan kung bakit siya ipinatawag ni Ron. Hindi naman nagpatinag si Jenny sa kanila kahit pa senior student ang mga ito dahil doon ay naging interesado si Harry kay Jenny. Tinanong ni Ron kung bakit niya sinaktan si Shannon. Sumagot naman si Jenny na ipinagtanggol lang niya ang kanyang sarili. Binanggit pa ni Jenny ang tungkol sa ginawang pambubuli kay Alex ng mga alipores ni Shannon. Napipikon na si Ron sa ugali ni Jenny pero sumabat si Harry at sinabi niya kay Jenny na humingi na lang ng paumanhin kay Shannon. Naginawa naman ni Jenny tapos ay lumabas na siya ng opisina ni Ron.
Kinagabihan ay merong walwalan ang grupo nila Ron at Harry. Dumating din ang estudyante na nasuspindi dahil sa pambubuli. Ang pangalan niya ay Chris. Makikita sa mukha ni Harry na hindi siya komportable dahil puro pambubuli ang pinag-uusapan ng kanilang grupo. Si Ron naman ay halatang nagseselos dahil ligaw ni siya noon si Harry. Nag-usap ang dalawa sa likod at nabanggit ni Ron kay Harry na sasali siya sa isang gang at nakilala na din niya ang pinuno. Kailangan na lang niya ng pambayad para makasali sa gang. Sinabi ni Harry na hindi maganda ang planong gawin ni Ron pero nagtalo lang ang dalawa dahil ayaw makinig ni Ron kay Harry. Kinabukasan ay pumunta sa opisina ni Ron ang isang gangster na si Tay. Sinabi ni Tay kay Ron na magbayad na siya ng entrance fee para makasali na si Ron sa kanilang gang. Matagal na gustong sumali ni Ron sa kanilang gang pero mas gusto ni Tay na isali si Harry. Sinabi pa ni Tay na hindi kailangan magbayad ng entrance fee ni Harry. Pero tumanggi pa din si Harry na sumali sa kanilang gang. Nang makaalis si Tay ay biglang na bad trip si Ron. Pakiramdam niya ay gusto niyang manapok. Si Alex ang napili niya na pagtripan kaya inutusan niya si Chris na dalhin si Alex sa kanyang opisina. Sinundo ng dalawang lalaki si Alex pero pinigilan sila ni Harry at sinabing wag sundin ang utos ni Ron. Sumulpot si Chris at binigyan niya ng flying kick si Harry mula sa likod. Tapos ay binugbog niya si Harry dahil umaasta daw si Harry na mas mataas ang posisyon kaysa kay Ron. Dumating naman si Jenny at inaya niya si Alex na sumama sa kanya papuntang judo class. Sumulpot na naman si Calvo mula sa likuran. Labis na ikinagulat ni Harry nang makita niya kung paano bugbugin ni Jenny si Chris. Dahil doon ay lalo siyang nagkagusto kay Jenny. Nang matapos ang bakbakan ay nilapitan ni Harry si Alex at sinabing samahan siya sa judo class. Nag-enroll nga si Harry sa tatay ni Jenny na si Brock. Unang araw ni Harry sa training ay tinanong siya ni Jenny kung bakit mabait si Harry sa kanila ni Alex samantalang kagrupo ni Harry ang mga bully. Sumagot naman si Harry na tumiwalag na siya sa grupo ni Ron at gusto niya lang matuto lumaban para ipagtanggol ang kanyang sarili. Kinabukasan ay nagalit si Shannon kay Jenny dahil hindi siya sinabihan ng good morning nang magkasalubong sila. Sumingit naman si Harry at sinabi niya kay Jenny na dumiretso na sa kanyang classroom. Nag-usap ang dalawa at tinanong ni Shannon kung bakit umiiwas si Harry sa kanila. Sinabi din niya na mahal niya si Harry pero sumagot si Harry na kaibigan lang ang tingin niya kay Shannon, Aroy. Dumating naman si Harry sa judo class at si Jenny lang ang tao. Tinanong siya ni Jenny kung bakit siya nag-aaral ng karate. Sumagot naman si Harry na dati siyang nagki-kickboxing nung middle school at gusto niya lang ipagpatuloy ang pag-iinsayo. Dahil alam ni Jenny na dating kasali si Harry sa mga bully ay gusto niya itong bigyan ng leksyon, hinamon niya si Harry sa isang match. Nagpakitang gilas naman si Harry pero hindi siya nakatama kay Jenny kahit isa. Pinataob siya ni Jenny nang walang kahirap-hirap. Tapos ay sinabi ni Jenny sa kanya na ang paggamit ng kapangyarihan sa hindi tamang paraan ay isa lamang karahasan. Nakatanggap naman ang tawag si Ron mula kay Tay at minamadali siya nito na magbayad ng entrance fee para makasali sa gang. Dahil doon ay inutusan ni Ron ang mga tuta niya na mangolekta ng pera sa mga estudyante. Nakita ni Alex na hinaharas ang isang kaklase niya kaya sinubukan niyang pigilan ng mga bully. Pero hindi pa sapat ang kaalaman ni Alex sa pakikipaglaban kaya siya tuloy ang binugbog ng mga ito. Sinabi naman ni Alex kay Brock kung ano ang nangyayari sa kanilang paaralan. Mas naging pursigido ang dalawa sa kanilang judo class habang kinukumpetensya ang isa't isa. Isang araw ay umalis si Brock para magtrabaho sa kabilang bayan. Naiwan ang tatlo kaya naisipan muna nila na gumala. Nanood sila ng sine at nagpunta sa arcade. Nang matapos ay isinama ni Harry ang dalawa sa paborito niyang kainan. Pero ang paboritong kainan pala ni Harry ay ang karinderya nila Alex. Natuwa naman ang nanay ni Alex nang makitang may bagong kaibigan ang anak niya. Bago umuwi ay huminto muna ang dalawa sa tindahan ni Aling Nena. Kinuwento ni Harry kay Jenny na binubugbog siya ng dati niyang teacher sa kickboxing. Sa loob ng dalawang taon ay araw-araw siyang sinasaktan nito kaya napalapit siya sa mga bad influence na kaibigan. Dahil sa kwento ni Harry ay nakita ni Jenny na seryoso si Harry sa pagbabago nito. Kinabukasan ay magkausap si Ron at si Harry. Pinagmalaki ni Ron na nagbayad na siya ng entrance fee kaya isa na siyang miyembro ng gang at sinabi pa ni Ron simula bukas ay teritoryo na ng buong gang ang eskwelahan. Nagalit si Harry at kinwelyuhan niya ang kaibigan. Nagtalo ang dalawa na nauwi sa pisikalan. Alam ni Ron na may gusto si Harry kay Jenny kaya binantaan niya ang kaibigan na sasaktan niya si Jenny. Nakipagkasundo si Ron kay Shannon na hulihin si Jenny at tutulungan naman niya na mapunta si Harry kay Shannon. Sa classroom ay nakatanggap ng mensahe si Jenny mula kay Shannon. Pinapapunta siya nito sa opisina ni Ron. Pagdating doon ay inabutan niya ng tiyan na may pampatulog si Jenny. Tapos ay humingi kunwari ng paumanhin si Shannon sa mga nagawa niya kay Jenny. Pero nang iinumin na ni Jenny ang tiyan ay tinabig niya ito dahil napagtanto niya na mali ang kanyang ginagawa. Lumapit si Ron at sinampal niya si Shannon dahil hindi ito sumunod sa kanilang plano. At putya, mula sa likod na naman ay sinakal ni Calvo si Jenny kaya hindi siya nakapalag. Tapos ay sinuntok siya ni Ron sa tiyan at unti-unting nawala ng malay si Jenny. Nalaman ni Alex na may ginawang masama si Ron kay Jenny kaya sinabi niya ito kay Harry. Tinawagan naman ni Harry si Ron at sinabi naman ni Ron na kung gusto nilang iligtas si Jenny ay pumunta silang dalawa sa eskwelahan. Pagpasok nila sa gym ng eskwelahan ay pinalibutan sila ng grupo ni Chris.
Pero sa pagkakataong ito ay bihasa na sa bugbugan ng dalawa, madami silang natamong suntok pero sa huli ay tinalo nila ang mga balimbing na bully. Dali-dali naman pumunta ang dalawa sa opisina ni Ron at nakita nga nila na nakatali si Jenny sa upuan. Sinabi ni Ron sa dalawa na papatayin niya si Jenny kapag lumapit sila o pag tumawag sila ng pulis. Pinalhod ni Ron si Harry tapos ay pinagsisipa niya ito. Nakakita ng pagkakataon si Alex at ginamit niya ang pinagbabawal na teknik na itinuro sa kanya ni Brock. Pero wala ding nagawa si Alex dahil mas malakas sa kanya si Ron. Dahil sa ginawa ni Alex ay nagawang alisin ni Jenny ang mga tape sa kamay niya at handa na nga siyang bugbugin ang bully na si Ron. Parang insekto na pinaulanan ng chinelas ni Jenny si Ron. Binugbog niya ito ng walang kahirap-hirap. Bago matapos ang palabas ay ipinakita na may mga bagong estudyante si Brock sa kanyang judo class. Nanunood naman si Jenny at si Alex sa kanila. May batang nag-e-enroll naman kay Harry sa kanilang judo class. Kung alam ko lang na pangit ang ending ng movie na ito ay hindi na sana ako nagpakahirap na gawa ng kwento ang palabas na ito. Pero sana ay nag-enjoy kayo at magkita-kita tayong muli sa susunod na palabas. Salamat po!